alam mo, ang virus kasi, pagka ang tagal mo magbakuna, nagre-replicate yan at nagde-develop ng anyo para labanan yung bakuna. Wily siya eh. So, ang variant is almost always, pagka dineklara nila na maraming mutations, mahirap labanan yan. Ngayon, though under monitoring pa siya, kaya lang iniisip ko in the long run, it might be a variant of concern. Yan lang ang aking prediction. Kasi sa initial findings pa lang, dalawang araw pa lang lumalabas, mabigat na yung news all over, tsaka talagang kita mo nagte-trending siya. At a lot of scientists are jumping into it. At talaga namang worried na worried sila. So ako, personally, based on our experience na nakatatlong surge tayo, at dahil yan sa pagpasok ng variants na late tayo nag-close ng borders, at talaga naman nakakaiyak yung huli nating pagpasok ng Delta variant dito. Mga mahigit na 5 buwan tayo nagtiis niyan. At ngayon gumaganda tayo. Ano ba naman mag-shut tayo ng borders? Saglit lang naman yan. And then protect our country. Lalo na we're on the verge of vaccinating. Imaginein mo 15 million. Tapos ang boosters pa. Tapos yung mga bata pa. Ang laking bagay kung maklose natin borders to protect our people and do the vaccination rate. Para pagpasok ng variant na yan, resilient na yung mga tao natin kasi bakunado. Iba kasi na ang transmission rate mababa based on the positivity rate, less than 5%, at ang bakunado ay more than 70%. Itong Christmas, swerte tayo kung maka 50% tayo ng population kasi almost Christmas time na. So, hindi pa tayo makaka-herd immunity nationally.